Bali, dalawang poste, isang bababa lang para nakalist tayo sa PBC. Magandang araw mga boss, magandang araw mga master. Welcome back sa ating Munti Channel, ang Dong CB Man of Skills. For today's video, magbabahagi na naman ako ng bagong kaalaman tungkol sa paglalagay ng plywood, kung paano sa iriribit na hindi halata. Tapos syempre, kung paano tayo makakasave kung magpapalagay tayo ng downspout sa ating mga gutter. At kung ano ang dapat gamitin natin na pang sealant maliban sa sealant na binibigay ng hardware. So bago ang lahat, i-intro lang muna ako. So ito na nga yung update ng ating last upload patungkol dito sa mga face or sa mga kwarto ng ating ginagawa ngayong commercial building. Ito po kasi ay isang food court na kailangan lagyan ng mga kwarto or pwesto para dun. So isang pwesto, dun magre-renta yung kung sinong gustong makapag-renta ng ating food court. So yan po, nilalagyan na po ng rivets yung mga plywood na gagamitin sa bali sa kwarto. Bali po ang magpipintura po niyan. Kung sino po yung magrerenta ng pwesto na yan, siya na po ang magpapapintura, magpapakulay ng kanyang wall. So bali gamit natin diyan ay 5mm na double face na plywood. Tapos ano pa ba? Yan, ganyan po magrivet. Kung makikita nyo, pantay po yan kasi may ginagamit kami na sikreto para hindi lalabas yung ulo ng rivet. Kasi nga blind rivet yan, di ba? So yan ang mga kasama natin. Naglalagay naman sila ng gutter sa gilid para yung tagas ng ulan, hindi mababasa kung sino man ang magre-rent ng ating kwarto. So ayan. Yan naman po ang aming ilaw sa taas. Ang ganda po niyan. Bali, native po ang style niyan. May mga dimlet sa taas. So bali, hindi siya masyadong very light. Ano lang siya, dim light. Diyan po. Oh, yung po makikita sa taas, bali diyan po yung bali wall na para hindi papasok yung tubig sa ulan. Kasi nga open yan diyan eh. Second floor kasi po ito. Second floor. So ayan po. Yan po yung mga beam na tayo ho may gawa niyan. Syempre may makakasama tayo. Ayan po. Ito naman po yung aming yung aming bakal para sa gutter dyan, oh. Ituturo ko dyan. Yan yung gutter na ginagawa ng nakasama natin kanina. Ayan yung may parang may tabla na nakalagay. Dyan po ilalagay yung beam. Hindi ko na nakuha na ng video sa araw na to kasi nga umulan eh. Hindi ko na nakita. So ayan po yung bali bakal na ilalagay ng aming beam. Naka-weld po yan, naka-weld. So yung mga bridging po niya, naka-welding. Hindi po gumamit ng tie wire. Kasi mas mabilis pag naka-weld. Yan naman po yung mga PVC na gagamitin para sa downspout. I mean, may nagawa na kami. May nagawa na ako sa taas. So, mamaya i-update ko kayo kung ano ang gagawin pagka naglalagay tayo ng sealant sa ating mga PVCs. So, ayan. Yan po ginagawa na kasama natin mga master. Yan po yung bali yung header. Diyan po ilalagay ko sahali yung pangalan ng renters sa bawat pwesto. Siyempre, may mga header yan. May mga advertisement na ilalagay dyan eh. Diba? So, yan po ilalagay yung, halimbawa, magpapatarpulin sila. O, dyan na ikakabit mismo. So, yan. Papunta yan doon. Bali, nakalimutan ko lang kung ilang kwarto yan eh. Hindi ko nabilang kanina. Kasi nga umulan, na paaga uwi namin. Kasi nga last ng ulan pagkahapon. Ito naman si Badis, gumagawa siya ng frame nung ano. Makikita niyo yung puting yan. Yan po yung bali yung panel board na paglalagay ng kuryente. PVC. Downspout. Bali, dalawang poste. Isang bababa lang para nakalis tayo sa PVC. So, ayan na. Ginamit namin na sealant. Multa-seal kasi ayaw kumapit nung solvent. Ayaw kumapit.
Kailangan ng Bulkosil tapos naka-repeats po yan para hindi matanggal. I-repeats pa namin ito mamaya. Ay, kung makikita nyo ang slant, sobrang nakaslant siya para hindi mag-stuck yung tubig. Basta ang ating mga stall, ayan, may nakalagay na header. So ayan, bali, ano na stall to eh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, so on and so forth. So hindi tayo natapos nagbumawa ng gutter kasi nga inulan tayo, master. Ayan yung gutter na nalagay natin, yung downspout, ayan, ginawa natin yun. Hindi natapos kasi inaabot tayo ng ulan. Nga pala, master, hindi ako gumamit ng solvent. Gamit ko dyan, master, ay Bulkosil, kasi mas matibay yung Bulkosil. Kasi sinubukan ko maglagay ng ano, ng tawag doon, yung solvent. Natutok lang po kasi na may tagas, kaya tinanggal ko. Yan po yung bali yung stall. Nalagyan na ng heater, pintura na lang po ang ulang. Yun po, thank you so much po for watching. So, malaki din naman ang stall. Siya nga pala, master, kung bago ka lang o kung napadalaw ka lang sa ating channel, huwag mo na makalimutang pindutin yung like, share, and subscribe. Pwede ka rin mag-comment, master, sa mga comments, mga suggestion na nasa isip mo at sisiguraduhin natin na masasagot natin yan sa next vlog natin. At kung gusto mo naman ng ganitong video like tips, tricks, techniques, at iba pa, huwag mong kalimutang pindutin ang notification bell para magiging updated ka sa mga videos na ating gagawin. Maraming salamat po. A few moments later. Kulang man isa ka kuan bay? Kulang isa ka elbow ba? Mga elbow ba, ipangbalik ninyo. Saman mo nga man. Dala man mo elbow. Asa? Dito mao, kulang yung isa. Apil ka na ito, ihap mo na ako to. Ay, so, bantong na kulang lang mga ilbo. Nasobro niyong baan ni Evan. Mas nila ninyo. Giyak ba yan ako na yun? Kulang na. Mas nila ninyo. Tama ba? Pantay. Master, kung gusto mo naman ma-promote ang iyong channel dito sa aking YouTube channel, pwede mo pong pindutin ang join button na nakalagay dyan sa ilalim ng aking YouTube channel at pwede ka nang mamili ng mga perks at sigurado ko, sisiguraduhin ko sa iyo na next upload natin ay masasali na ang iyong YouTube channel sa aking channel promotion. Yun lamang po, maraming salamat. God bless.